Hello guys, welcome back to this channel. At ito na naman tayo sa ating panibagong episode. Siyempre kasama pa rin natin ang ating guy buddy, si Jeffrey Yanyo. Sa araw na ito, nag-decide kami na mag-explore ng bagong site. So medyo excited tayo. At sana makabawi tayo sa araw na ito. Dahil nung makalipas na mga sisid natin, medyo hindi tayo senwerte. There we are on our first spot. Ayan, sisid na tayo mga lods. Pero medyo tahimik ang paligid. Medyo okay naman ang visibility sa ilalim. Kaya dito nag-set up tayo ng ambos. Nagbakasakali na mayroong dadaan na mga malalaki. Makalipas ang halos 2 oras, ganun pa rin, wala pa rin tayong nakikitang malalaking isda. Sadyang tahimik ang lugar, kaya umahon na lang kami at nagtanghalian at nag-decide na lilipat ng panibagong spot. Okay, so ito na tayo sa ating new spot. At dito may napapansin tayong mga maliliit na midnight snappers. At dito may napili na tayo at atin itong sinusundan. Dahan-dahan nating itinutok ang ating pana. Gamit natin dito ay ang RA-140 and tinira na natin at sumablay tayo dyan mga lods. At dito muli tayong bumaba at pumunta sa gilid ng isang malaking bato. At sinundan pa rin natin ang kawan ng mga midnight snappers. At dito tayo sa gilid nag-set up ng ambush. At ating makikita ang mga maliliit na midnight snappers na lumalapit. Muli tayong pumili ng titirahin. Ayan, tinutukan na natin. Nang biglang nabulabog ang mga isda. So patuloy pa rin tayo sa ating paghihintay, baka sakaling mayroong lumapit. At sa ilang sandali pa may nakita tayong paparating na isang magandang isda mga lods. Isang Brassy Trevally, ayan, tinira na natin, slow motion. Ganda ng tawa niyan mga lods. Ayan po ang ating first fish of the day, isang Brassy Trevally. Medyo malikot talaga ang isdang ito, hindi natin napuruhan pero maganda naman ang holding shot natin. Sigurado tayo na hindi ito makakawala. Gamit natin pa rin ang ating double bar na 8mm 180cm shaft from Spear Master. Ayan mga lads, nasa mahigit 3 kilo ang isdang ito. Dito, tinusok na natin ng ating stringer ang utak ng ating isda. Ayan, neutralized na siya. Ayan, first fish of the day.
Muli tayong bumaba dito dahil may napapansin tayong mga malalaking isda. At dito nag-sit up tayo ng ambush. Ilang sandali pa nakita na natin ang ating target. Isang red bass, pero ito ay lubayo sa atin. Dito nag-decide tayo na maghintay, baka sakaling ito ay babalik at lalapit sa atin. Nang biglang mayroon na namang dumating na medyo malaki na red bass. Ayan, dahan-dahan itong lumapit sa posisyon natin. At nang makakuha tayo ng rinse, tinira na natin. Ayan mga lods, sa pool. Medyo baba ang tama sa isda natin mga lods, sa dyan banda. Kaya lang medyo makapal naman at good holding shot. Kaya kapatid tayo na mailan natin ang isda nito. Dito, tinusok na naman natin ang utak ng isda para ito ay ma-neutralize. At muli, nag-selfie na naman tayo para naman makita ang kagwapuhan natin. Ayan po ang ating dalawang huli. Isang red bass at isang brassy tree valley. Ang red bass ay nasa 5.5 kilograms at ang brassy tree valley naman ay nasa 3.5 also. Muli tayo nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay na palaging nanonood sa ating mga videos. Salamat sa inyo sa suporta. Pagpalain po kayong lahat. At muli na naman kaming lumipat ng spot, isang old spot na ito. At dito, sa pagbaba natin, may nakita tayong isang maliit na tree valley at pinitas na natin. Ayan. Medyo maliit lang pero malakas din ang isdang ito mga lods. Nasa bandang gitna ang tama nito. So mayroon na tayong pang-ulam. At dito bumba na naman tayo at may nakikita tayong mga bait fish at isang rabbit fish. Kaya titira na natin. Ay isang samaral. At dito bubaba tayo sa gilid ng isang malaking bato at may target tayong mga isda na mga big eye emperors, pero malayo ito at medyo maliliit lang ang lumalapit sa atin. Patuloy tayo sa paghihintay at sa kaliwa banda nandoon yung mga maliliit na big eye emperors. Patuloy tayo sa paghihintay at sa di kalayuan may nakita tayong isang malaking isda. Kaya minabuti natin na huwag masyadong magalaw para ito ay lalapit sa atin. Patuloy tayo dito sa ating paghihintay dahil napapansin natin na lumalapit na ang naturang isda.
hanggang sa makakuha tayo ng reins at ayan, tinira na natin. Sa pool ito mga lods, napakaganda ang tama niyan. Tinamaan ito sa may nguso niya at medyo matigas naman ang area na yan, kaya kampante tayo na hindi ito makawala. Ayan po ang ating last fish of the day, isang long nose emperor. Ayan po ang kanyang tama mga lods, nasa bandang nguso o sa kanyang mukha. Ayan, secure na secure. Shout out nga pala sa ating kaibigan Sherwin Elostri from Malitbog, Southern Leyte. Bro, dive safe always. Kamusta na lang diyan sa itong mga trupa. Muli na naman nating selfiehan para makita na naman ang ating kagwapuhan mga lods. Ayan po ang ating last fish of the day, isang long nose emperor kasama ang mga maliliit na samaral at trevally. And then we call it a day. Ayan po ang aking tatlong malalaking huli sa araw na to. Si Bro Jake naman ay mayroon din nandun na sa ilalim ng box. At hanggang sa muli, this is Silent Hunter Bugoy, SC69. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to this Isfishing channel.